Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na nga ang latest mula dito sa weather forecasting section ng Pag-asa ukol sa magiging lagay po ng ating panahon in the next 24 hours. Base po sa ating latest analysis ay dalawang weather system ang nagdudulot ng malawakang pagulan po sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. At isa na nga po dyan yung tinatawag po nating tail end of a cold front. Ito po yung boundary kung saan ay nagsasalubong ang dalawang malaking air mass na magkaiba po ang temperatura at nagdudulot po ito ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. At isa na rin po dyan, yung low pressure area na huli nating namataan kanina sa layong 70 kilometers silangan, hilagang silangan po yan ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Kaya sa magiging pagtaya po natin ng ating panahon in the next 24 hours, patuloy na makakaranas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog ang silangang Kabisayaan, Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at maging ang lalawigan po ng Bohol. Kaya sa mga nabanggit kong lugar, patuloy po natin pinapaalala sa mga kababayan po natin doon ang iba yung pag-iingat sapagkat ang ganitong klaseng pag-ulan po ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa natitirang bahagi pa po ng Kabisayaan at natitirang bahagi pa ng Mindanao ay mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog po ang inaasahan natin for today. Epekto rin po yan ng tail end of a cold front at ng low pressure area. Dumako naman tayo sa magiging lagay po ng panahon dito sa Luzon. Dito po sa Bicol Region, kasama dyan ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, at ang mga lalawigan po ng Aurora at Quezon, makakaranas ng ulap na kalangitan na may mahihinang mga pagulan. Epekto naman po yan ng patuloy na umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan. But for Metro Manila and for the rest of Luzon, ay inaasahan po nating maganda naman ang panahong mararanasan sa araw na ito, maliban na lamang sa mga pulupulong mahihinang mga pagulan. Nakataas po ang ating gale warning doon po sa mga baybaying dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast po ng Ilocos Norte at northern coast ng Cagayan. At sa lahat ng baybaying dagat po sa silangang bahagi ng Luzon, galing po sa eastern coast o eastern seaboard po ng Cagayan province, down to eastern coast ng Sorsogon, maging po sa southern seaboards ng southern Luzon. Specifically, yun po yung Masbate, including Tikaw Island and Burias Island, Marinduque, Romblon, Occidental at Oriental Mindoro, Palawan, lahat ng mga baybaying dagat po sa Kabisayaan at ang mga baybaying dagat po ng Surigao del Norte, including Siargao Island, Dinagat Islands or Dinagat Province, at Surigao del Sur. Sa mga nabanggit kong lugar, hindi pa rin papayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang mga kababayan nating mangingisda na gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ng mga karagatan dito. Dumako naman tayo sa magiging agwat ng temperatura sa mga piling lugar dito sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang magiging temperature range ay mula sa 21 hanggang sa 30 degrees Celsius. Samantala doon sa Baguio ay mababa pa rin po ang agwat ng temperatura mula sa 11 hanggang sa 21 degrees Celsius at 19 hanggang sa 27 degrees Celsius pa rin doon po sa Tagaytay, habang 25 hanggang sa 29 degrees Celsius naman po sa Puerto Princesa. Dumako naman tayo sa Cebu. Inaasahang mula sa 23 hanggang sa 27 degrees Celsius po ang agwat ng temperatura. Mas baba pa po ito kumpara sa normal na temperature range niya dahil katulad po ng nasabi ko, maula po tayo doon na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Ganun din sa Iloilo, mula sa 24 hanggang sa 27 degrees Celsius at mula sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius po doon sa Davao, habang 25 hanggang sa 32 degrees Celsius naman sa Zamboanga City. Ang sunrise po natin ngayon ay 6:25 in the morning, samantala lulubog po ang araw mamaya sa ganap na alas 5:47 ng hapon. You can like and follow us on Facebook, on Twitter at @DOST_pag-asa. At maaari nyo rin pong panoorin ang aming mga video sa weather report doon po sa DOST-Pag-asa Weather Report. At you can visit our website at www.pagasa.dost.gov.ph. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori Dean de la Cruz.